Naku, pagkatapos sundan ang payo ng kanyang mga kaibigan, dalawang properties ni Ate Helen ang na-foreclose. At ngayon naman mukhang nanganganib ang kanyang sariling bahay dahil hindi na niya kayang bayaran ng mortgage. Dear Ate Helen, ano na ang iyong gagawin? Naku, buti na lang, nandyan si Robin Ning. Kaya another success story is coming up here on Get Real. Tatlo ang real estate properties ni Helen. Dahil sa mga maling payo ng kaibigan, dali-daling na foreclose ang dalawa. Masakit din yun kasi talagang pinagtrabahoan mo yun, ganun. Saka inaasa mo din na makakatulong yun mamaya pag nag-retire ka. Umaasa si Helen sa dalawang na foreclose na property para masustentuhan ang buwan ng mortgage ng kanyang tirahan. Nahirapan ako ganun kasi sa post office ako nagtatrabaho. Tapos yun ang isang pandagdag, sabi mo na. Kaya medyo delikado na yung isang bahay ko na tinitirahan. Nakadagdag pa sa mga suliran ni Helen ang lumalalang sakit ng kanyang nag-iisang anak. Mayroon siyang pulmonary hypertension pero nag-worse na siya. Maglakad lang siya ng mga 10 steps, 5 steps. Kailangan upo na siya dahil di na siya makahinga. Napag-usapan na namin din yun kung he has to die. Na-accept na namin yun ng anak ko. Despite the seemingly insurmountable problems, Helen remained hopeful. Humugot ako ng lakas na loob sa Diyos at sa Kay Blessed Mother. Natatakot ako at the same time, alam ko na may magandang mangyayari din. You know, her story, she's a very remarkable woman. Yes. Very strong. Mm-hmm. Dealing with a lot of issues, mm-hmm. medical. And yung in trouble po yung kanyang primary residence because wala silang enough na income to support mm-hmm. yung mortgage payment sa San Jose. Yeah. Right? Yeah. And you know what's interesting about mm-hmm. this story is we've talked on many segments about no credit loan and 1031 mm-hmm. and you know, self-directed IRA, all these tools. Mm-hmm. And in this particular case, we used almost all of the tools right. to help solve her issues. That's right. Meron po silang four-unit property sa San Jose na merong enough equity, but because of the bad mm-hmm. credit, nakakuha po tayo ng loan doon sa property na yon using the no-credit right. loan para i-cure o the arrearage, yung hindi nila ibinayad sa San Jose property mm-hmm. where they live, mm-hmm. Para po ma-cure yun, kaya na-save yun sa foreclosure. Yeah. I think I never saw her cry, pero one time, you know, when the son is at the hospital, mm-hmm. she cried kasi parang sabi niya, you know, what's important for her is the son. Kahit ano nangyayari sa kanya, you know, real estate, property, yeah. less important kundi yung ma-save yung anak niya from yeah. the medical issue. Yeah. And truly, you know, our family's more important. Yeah. Luckily, mm-hmm. right, she was able to do some things at the same time that this is going on. Save mm-hmm. her home, sell her four mm-hmm. units, do a 1031, mm-hmm. and land on her feet in Walnut Creek in Las Vegas yeah. in a much better cash flow position. Right. Mm-hmm. Her house in San Jose mm-hmm. saved. Mm-hmm. And now, one more step coming, which is the reverse mortgage right. on the property and taking mm-hmm. housing off her budget mm-hmm. altogether. Yeah, it's amazing. Yung sa pinagdaanan niya po with all of what she's gone through, I mean, I don't know how she made it, yeah. but I mean, you know, you can tell na she's really okay and she's happy. Yeah, and she's a very strong lady. Yeah. After following Robin Ning's plan and a successful lung transplant on Helen's son, things have quickly turned around. Thank you, Kai Ning and Robert. Dahil sa kanila, nasave ko yung bahay ko. Wala na akong inaalala ngayon. May cash flow pa ako. And Jurel is really doing good. In fact, he's back to work now after 1 year. Kanation, if you have a situation that you would like some advice on, give us a call at 888-860-9530 or visit us online. Or go to our website po and schedule yourself for a free consultation with either Robert or Ning. That's right. So from Robin Ning, until next time, bye. Bye.